Magandang araw mga bata! Welcome muli sa ating panibagong aralin. Ako si Teacher Frel, ang inyong guro sa Math 3, Quarter 3, Week 5. Milk Base. Ang ating aralin sa araw na ito ay pagkilala at pagguhit ng parallel lines, intersecting lines, at perpendicular lines. Lesson 2. Mga bata, handa na ba kayong makinig? Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na makalilikha o makaguguhit ng parallel lines, intersecting, at perpendicular lines. Maunawaan ang pagkakaiba ng parallel lines, intersecting, at perpendicular lines. Kumusta mga bata? Sa araling ito ay pag-aaralan natin ang pagkilala at pagguhit ng parallel lines, intersecting lines, at perpendicular lines. Sa nakalipas na aralin ay natutuhan natin ang pagkilala at pagguhit ng mga point, line, line segment, at ray. Ngayon naman ay pag-aralan natin ang iba't ibang katangian ng linya. Tandaan na ang line o linya ay binubuo ng dalawa o mahigit pang mga points. Ito ay may arrowhead sa magkabilang dulo. Maaari rin itong lumawig o humaba ng walang katapusan. Pag-aralan ng mga larawan sa ibaba. Ano ang tawag sa mga ito? Anong katangian ng linya ang unang larawan? Anong katangian naman ng linya ang pangalawang larawan? At anong katangian ng linya ang pangatlong larawan? Ang mga larawang ito ay mga uri ng linya na magkapares. Bawat pares ay may mga katangian. Ang katangian ng unang larawan ay tinatawag na parallel lines. Ang katangian naman ng pangalawang linya ay tinatawag na intersecting lines. At ang katangian ng pangatlong linya ay tinatawag na perpendicular lines. Kilalanin natin ang katangian ng parallel lines. Ano ang parallel lines? Ang parallel lines ay mga linyang hindi nag-i-intersect o nagtatagpo kahit na pahabain o i-extend ang linya. Katulad ng ilustrasyong ito, ang line S ay parallel sa line F. Ang mga linyang ito ay hindi nagtatagpo o nag-i-intersect kahit ang mga linya ay pahabain pa. Ngayon naman ay pag-aralan natin ang katangian ng intersecting lines. Ano nga ba ang intersecting lines? Ang intersecting lines ay mga linyang nag-i-intersect o nagtatagpo sa isang point. Ang tawag sa point kung saan nagtatagpo ang mga linya ay point of intersection. Katulad sa ating halimbawa na ilustrasyon, ang line M ay nag-intersect sa line N. Ang mga linyang ito ay nagtatagpo sa point of intersection na kung saan sila ay nagtagpo sa point D. Pag-aralan naman natin ang susunod na linya, ang perpendicular lines. Ano nga ba ang perpendicular lines? Ang perpendicular lines ay mga linyang nagtatagpo o nag-i-intersect tulad ng intersecting lines. Ngunit nakalilikha ito ng apat na right angle o 90 degrees na sukat. Katulad sa ating ilustrasyon, ang line A ay nag-intersect sa line V at nakalikha ito ng apat na sulok ng parisukat o apat na right angle na may 90 degrees. Ngayong naintindihan mo na ang iba't ibang katangian ng lines, ay oras na para sa inyong pagsasanay. Gawin natin ang pagsasanay bilang isa. Kilalanin ang mga larawan sa bawat bilang at tukuyin kung anong uri ang bawat pares ng linya. Isulat ang tamang sagot sa iyong sagutang papel. Handa na ba kayo? Una, anong katangian ng linya ito? Magaling! Ito ay intersecting lines. Pangalawa,
Ano namang katangian ng linya ito? Magaling! Ito ay parallel lines. Pangatlo, anong katangian ng linya ito? Magaling! Ito ay intersecting lines. Pang-apat, ano namang katangian ng linya ito? Magaling! Ito ay perpendicular lines. Panglima, anong katangian ng linya ito? Magaling! Ito ay parallel lines. Gawin naman natin ang susunod na pagsasanay. Pagsasanay bilang dalawa. Tingnan at kilalanin ang mga linya na nasa larawan. Isulat ang mga linyang hinihingi sa bawat column ng talahan na yan. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Mula sa ilustrasyong ito ay suriin ang mga intersecting lines. Ano-ano ang mga intersecting lines sa ilustrasyong ito? Magaling! Ang mga intersecting lines ay ang mga linyang ES at HZ. Ang pangalawang intersecting lines ay ang line CP at line HZ. Ang pangatlong intersecting lines ay ang line HC at line UF. Ngayon naman ay suriin natin sa ilustrasyong ito ang mga parallel lines. Ano-ano ang mga parallel lines sa ilustrasyong ito? Magaling! Ang mga parallel lines ay ang line ES at line UF. Ang isa pang parallel line ay ang line CP at line WX. Ngayon naman ay hanapin natin sa ilustrasyong ito ang mga perpendicular lines. Ano-ano ang mga perpendicular lines sa ilustrasyong ito? Magaling! Ang mga perpendicular lines sa ilustrasyong ito ay ang line CP at ang line ES. Ang sumunod naman na perpendicular lines ay ang line CP at line UF. At ang pangatlong perpendicular lines ay ang line UF at line XW. Ganito rin ba ang inyong mga sagot, mga bata? Ngayon naman ay dumako tayo sa pangatlong pagsasanay. Pagsasanay bilang tatlo. Gamit ang mga linya na nasa ibaba, gumuhit ng parallel, intersecting at perpendicular lines. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Unahin nating iguhit ang mga parallel lines. Ano-ano ang mga parallel lines sa ilustrasyong ito? Magaling! Ang mga parallel lines ay ang linyang SC at ang linyang JO. Ngayon naman ay iguhit natin ang intersecting lines. Ang mga intersecting lines ay ang mga linyang JO at KN. Ngayon naman ay iguhit natin ang perpendicular lines. Ang perpendicular lines sa ilustrasyong ito ay ang linyang JO at VC. Mga bata, tama ba lahat ang inyong mga sagot? Kung ganon, magaling mga bata! Tandaan! Ang parallel lines ay mga linyang hindi nag-i-intersect o nagtatagpo kahit na pahabain o i-extend ang linya. Katulad sa ating halimbawa, ang line S ay parallel ng line F.
Ang intersecting lines naman ay ang mga linyang nag-i-intersect o nagtatagpo sa isang point. Ang tawag sa point kung saan nagtatagpo ang mga linya ay point of intersection. Ang line M ay nag-intersect sa line N. Ito ay nagtagpo sa point na tinatawag na point D, kung saan ang point ay tinatawag na point of intersection. At ang perpendicular lines ay ang mga linyang nagtatagpo o nag-i-intersect tulad ng intersecting lines, ngunit nakalilikha ito ng apat na right angle o 90 degrees na sukat. Ang line A ay nag-intersect sa line V at nakalikha ito ng apat na sulok ng parisukat o apat na right angle na may 90 degrees. Ayan mga bata, naunawaan nyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Magaling! Muli, ang ating tinalakay sa asignaturang math ay pagkilala at pagguhit ng parallel lines, intersecting lines, at perpendicular lines. Lesson 2. Mga bata, sana'y naibigan nyo ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam mga bata!